So, ang bilis mo, basta straight na straight na siya. Oh. Compare yung kanina. So, gamit lamang ito. Gamit lang itong pangkuskus natin. Na-straight natin yan. Kahit nasabi ko nga, kahit wave yan. Kahit nakaka-wave yan. Ayan, mga kamasa. Napakabilis na proseso natin. Ayan. Napakabilis mga kamasa. No? Naging straight ka agad. So, yan yung isa sa pangaparaan natin sa pag-straight natin ng cove. Lalo-lalo na sa pagsabi ko nga. Sa mga nagdi-DIY at saka mga baguhan. So, etong video na to na ginagawa natin para sa mga baguhan po mga kamasa. Hindi po para sa mga master natin dyan. Kasi alam po marami na namang komento dyan mga kamasa. No? Pero ito po ay para sa mga newbie. Mga DIYers, kung ang problema nila ay aalon-alon yung mga partition nila para sa cove nila. So, malaking bagay po ito. Kahit na aalon-alon po yan, masasolusyonan natin. Hey, what's up mga kamasa? Welcome back sa ating panibagong vlog. So, dito magkakaroon lang tayo ng konting idea at konting tips sa pag-straight nga natin ng cove mga kamasa. So, itong video na to, para sa mga baguhan mga kamasa, no? Sa mga problema nila, yung cove na ginagawa nila, kung ito ba ay aalon-alon yung ibabaw niya at sa gilid niya. So ipapakita natin. So ito po ay diskarte para lamang po sa mga hardiplex user o kaya yung mga gumagamit ng hardiplex mga kamasta. So sa mga baguhan, mga DIYers, para sa inyo po ito. So let's go. So ngayon, may gusto lamang akong i-share sa inyo. May gusto akong ibahagi sa ating paggawa nga ng cove mga kamasta. No? So dito, nakaharap tayo dito sa cove na ginawa natin dito. Then nagsample tayo ng may mga tabi-tabingi na cove. So paano nga ba natin to solusyonan mga kamasta? Paano nga ba natin gagawing straight to mga kamasta? No? Gamit lamang yung paring, paano nga ba to straighten? Kasi may mga pagkakataon din mga kamasta na tayo ay nakakagawa tayo ng mga bagay na yung kumbaga talagang tabi-tabingi o kaya naman hindi siya straight, kumbaga aalon-alon. Ngayon bibigyan ko kayo ng konting tip at konting idea kung paano nga ba natin to susolusyonan kung ito ay aalon-alon yung ating cove mga kamasta, no? Lalo na kung yung gumagawa ay hindi pa siya bihasa o kaya nagpra-practice pa lang sa paggawa nga ng cove. So dito, paano nga ba natin to straighten mga kamasta, no? Paano nga ba natin siya susolusyonan na maging straight ito gamit lamang yung paring. So, papakita natin kung paano mga kamasta. Na. So, una natin pamamaraan mga kamasta yung mano-mano na tinatawag. Ipapakita na natin at kung ano yung mga kailangan natin gamit. So, sabi ko nga kailangan natin ng paring. So, dito kailangan lang natin ng paring dito para dun sa mano-mano na pag-straight natin ng cove natin. Ngayon, paano nga ba natin to gagawin? So, ang kailangan muna natin, hammer, ayan, o kaya martilyo na tinatawag. Then, kailangan din natin ng pako. So, syempre yung gunting natin na pinanggunting dito sa paring. So, ang kailangan natin dito, kung bakit may pako tayo, tapos may martilyo tayo mga kamasta. No? So, gagawin natin, bubutas-butasan natin to. Bali, dito natin siya bubutasan. So, dadamihan natin yan. At ito yung gagamitin natin na pang-straight natin, which is mano-mato na pang-kuskus natin mga kamasta. No? So, pakita na natin yung paano. So ang sikreto niyan mga kamasta, no? Hindi mo kailangan na ilubog ng maigi to o kaya ibutas. So kailangan mas matulis pa dito yung kailangan mong pangbutas dito mga kamasta. No? Bali, sakto lang, kumbaga para may talim siya na naiiwan dito. Kasi ito yung pang straight natin. Ito yung pang kaskas natin dun sa may hardiplex. Ayan mga kamasa, eto na siya. Ganito yung tsura niyan mga kamasa. Dapat hindi siya gaanong maluwang yung butas niya. Kasi ang habol natin dito mga kamasa, dapat may natitirang mga
may mga talim niya mga kamasta. So ito yung gagamitin natin na pangkuskus natin para maging straight yung ating cove mga kamasta, no. So ipakita natin kung paano. Kasi sabi ko nga kalimitan ang nagiging problema diyan. May mga hindi 100% talaga na straight na cove natin, lalo na kung yung mga nagdi-DIY ay problema nila yon mga kamasta, no. So ipakita natin kung paano. So dito mga kamasta, no, ipapakita na natin kung paano nga ba yung sinasabi ko na pag-straight natin gamit itong pangkuskus. So pwede rin yung liha pero masyadong matagal at the same time siya pa nagagastusin mo. Dito wala ka nang gagastusin mga kamasta. Ito lang yung sobra sa mga pinang-install mo. Ngayon ipapakita natin kung paano. Bali ito lang mga kamasta, no. Mas maganda kung malapad to. Kasi kung mas malapad magiging mas lalong straight yan mga kamasta. Pakita natin. So mapapansin nyo, lubog-lubog, alon-alon yan. Pakita natin kung paano. Dito na. So pakita natin na mas maayos mga kamasta, no. Mapapansin nyo ito, nakalubog siya na ganyan. So ang bilis mga kamasta, straight na siya, oh. Compare yung kanina, so gamit lamang ito, gamit lang itong pangkuskus natin, na-straight natin yan, kahit na sabi ko nga, kahit wave yan, kahit nakaka-wave yan. So kaya-kaya niya yan kagad. Pagka ito pa nga pala mga kamasta, no, dapat hardiplex pa lang ito yung gagamitin natin dito. So ito para sa hardiplex lamang po. So straight na siya. Ayan. Diba? Straight na siya. Compare yung kanina. So kung titingnan natin ulit dito, ayan, alon-alon din to. Ayan. So straighten natin yan gamit lamang itong pangkuskus natin na to. Straight na. So ang bilis. Dito. Sige, pag-ganyan mo. So ayan mga kamasta. Napakabilis na proseso natin. Ayan. Napakabilis mga kamasta, no? Naging straight ka agad. So yun yung isa sa pangaparaan natin sa pag- straight natin ng cove, lalo na sa pagsabi ko nga sa mga nagdi-DIY at saka mga baguhan. So itong video na to na ginagawa natin para sa mga baguhan po mga kamasta, hindi po para sa mga master natin dyan. Kasi alam ko marami na namang komento dyan mga kamasta, no. Pero ito po ay para sa mga newbie, mga DIYers. Kung ang problema nila ay aalon-alon yung mga partition nila para sa cove nila. So malaking bagay po ito. Kahit na alon-alon po yan, masasolusyonan natin. Kahit yung mga edges dito, ayan, mga edges dito sa gilid-gilid niya. So, pwede mong pang-straight yan. Ayan. Ayan. So, straight na kaagad, mga kamasta, no? Wala na. So, pag gagamitan mo kasi yan ng liha, mga kamasta, masyadong matagal. At kung liha yung gagamitin natin, ang problema dyan, mga kamasta, kailangan mo pa ulit ng block. O kaya yung pampatigas niya para maging matigas yung liha mo, then para maging straight yan. So yan mga kamasta, no. So ngayon mga kamasta, no, kukuskusin natin yung lahat para maging straight na siya. So let's go. So yan ang mga kamasta, no. Ayan, may cove to para sa gilid niya. So ayan mga kamasta, no.
So, ayan ang mga kamusta. Maraming salamat sa inyong panonood. Mga kamusta, sana po ay nakapagbahagi ako sa inyo para sa mga DIYers at saka sa mga beginners, mga kamusta. No? Maraming salamat. God bless everyone. Bye!